Magandang araw po. Dito naman po tayo sa ating channel dito po sa Bandoy Works. Ngayon po, bigay lang po ako ng konting tip. Ano po? Para po dun sa mga may sasakyan, lalo na po dun sa ang sasakyan ay luma. Katulad lang sa akin, yan, medyo matanda pa sa akin. Pero na-maintain natin. Ngayon po, tip ko sa inyo dun po sa mga laging nagdadrive mag-isa, siyempre kabado tayo kung tayo ay magkakaproblema yung sasakyan natin kasi hindi natin kayang itulak mag-isa. O kung tayo nasa traffic, biglang namatay si makina, paano natin siya itatabi para hindi tayo nakaharang o hindi tayo nakakaabala. Ngayon, napakasimple po, ano po, dun sa mga, ayan yung nagiging problema. Siyempre, ating i-release ang handbrake. Yan po yung handbrake natin, release natin. Then yung ating cambio po ay ilagay natin sa second gear or third gear, pwede. Second gear, yan, pwede na po dyan sa second gear. Then tapakan po natin si clutch. Yung clutch po natin, tatapakan natin siya. Pagkatapak po natin ang clutch, i-start natin. Pag nag-i-start na po siya, pibitawan natin ang ating clutch ng ganan-ganan lang. O, dire-diretso para maitabi natin yung sasakyan natin. Hindi na natin kailangan ng magtutulak. Ano po? At hindi natin kailangan na tayo ay humingi ng tulong. Kasi biglaan yun eh, nasa traffic tayo. O kahit anong sitwasyon po, tayo ay nanalakbo, biglang nasiraan ka, lalo na dun sa lugar na sabihin natin nasa expressway ka, di ba? Paano mo siya maitatabi agad? No? Kaya yun lang po yung tip ko sa inyo. Kaya kailangan lang ang ating sasakyan, maganda ang starter, maganda ang battery, kasi mismong starter na po yung magmumove ng sasakyan natin. Ano po? Kaya sa susunod ko pong video, papakita ko po sa inyo yung actual. Gagawin ko po yun dito sa sasakyan ko para mas makita nyo kung effective o papaano talaga. Ano po, nakita nyo talaga na naitabi ko yung sasakyan, then sa ako na lang siya i-check kung bakit ayaw mag-start. No, ito po, yun nga po, dapat po maganda yung ating starter at battery. Ano po, kasi yun mismo yung mag-move ng sasakyan natin. Kung yan ang battery nyo, madaling malobat, eh baka kaunting galaw pa lang sa sasakyan natin, mahina na, hindi na niya kayang itabi yung ating sasakyan. No, ganun din naman pag starter, ang starter pala natin pumapaltos na, mahirap din po. Kaya po dun po sa may mga sasakyan, bago man o luma, kailangan po pag may naramdaman tayo, kailangan na natin siyang ipacheck, ano, o ipagawa kung may kailangan ipagawa. Yung iba kasi, yung starter, natsyempohan pa naman daw, napapaandar pa, kaya okay pa, napapa-start ko naman. Yun yung mahirap, kung sakali naman i-apply natin yung sinasabi ko sa inyo, yung tip natin na para maitabi yung sasakyan ng madalian o hindi kailangan ng magtutulak. Ano po, napaka-importante po na magaganda yung ating mga parts na yan. Sa battery, ano po, battery dapat po na maintain din natin, siya ay kailangan na bang palitan, palitan na natin, huwag na tayong mag-antay na mismong bumigay siya. Ano po, para ang ating sasakyan kahit luma ay tayo po ay tiwala. Ano po, hindi tayo kakabakabaga lagi na baka pag nilayo ko to matumirik ako. Ano, ganun din po doon sa may mga bagong sasakyan. Kasi parehas lang po yan. Kung ang battery ng bago mong sasakyan, napakatagal na, pwede rin mangyari na ganun yung problema. Ayaw mag-start o hindi natin may apply yung ating, yung pinapaliwanag ko sa inyo na mga tip kung paano natin itatabi yung sasakyan na gamit lang natin na starter. Hello po mga bossing. Ito po yung sinasabi natin na tumirik tayo sa gitna. Yan. Ayaw po niya umandar, di ba? Ngayon, ang gagawin natin, dahil tayo nasa gitna, itatabi natin siya para hindi tayo nakakarang. Ilagay lang natin yung cambio natin sa third gear o second gear, then start.
Kita ko clutch. Yan po ang gagawin natin. Sa ngayon po, tayo ay nakatabi na. Pwede natin check upin kung bakit. Kung bakit tayo nyo mistart. Connection lang po. Kunwari, nag-loose connection yung ignition natin. Try it natin. Nagawa na po natin. Ayan, okay na. Pwede na tayong magpatak ulit.